araw sa ating lahat mga kaibigan. Huli nagbabalik ang inyong lingkod, Rundi TV mo. Kagagising lang natin mga kaibigan. At ayon sa pamilyang Jubilin Galgino, ay gusto na nga nilang maipalibing no, yung di umano'y mga buto ni Jubilin Galgino mga kaibigan. Ayon kay John Fred Kalamba ng DYSP 909 kHz, Sopi Radio Palawan, ito mga kaibigan, pakinggan natin ito. Jubilin Galgino hindi pa rin naililibing ng kanyang pamilya matapos ang dalawang buwan. Mga buto nito hinihintay pa. Ring maiuwi dito sa Palawan mula sa Kamaynilaan matapos na isailalim ng NBI sa DNA examination. Eksaktong dalawang buwan na ang nakalipas mula nang mawala si Jubilin Galgino, ang 22 anyos na babae at working student na kumuha ng kursong BS Criminology. Residente ng Barangay Santa Lourdes, lungsod ng Puerto Princesa, matapos nang dito nakauwi mula sa kanyang trabaho sa isang butik sa Robinson Palace, Robinson Place, Palawan, noong gabi ng August 5, 2022. Kalauna ay kinumpirma ng mga otoridad na ito na ang kalansay ng tao na natagpuan sa masukal na bahagi ng sityo Pulang Lupa, Barangay Santa Lourdes dito sa lungsod. Batay sa isinasagawang dalawang magkahiwalay na DNA test ng PNP at NBI. Matapos ang dalawang buwan, hindi pa rin na bibigay ng maayos na libing ang biktimang si Jubilin Galgino ayon sa confirmation ng kapatid nitong si Jocelyn. Aniya hanggang ngayon, hinihintay pa rin nilang may padala pabalik ng Puerto Princesa ang mga buto ng kanilang ate na si Jubilin Galgino na matatanda ang dinala na sa Kamaynilaan ng mga forensic expert ng NBI para suriin at isailalim sa DNA examination. Ayon pa kay Jocelyn, nakapagsumiti na rin sila ng request sa NBI para maibalik na sa kanila ang mga buto nito, subalit sa ngayon ay wala pang feedback ang NBI kung kailan ang schedule na pagpapadala nito pabalik sa lungsod upang mabigyan na nila ng maayos na libing ang kanilang kapatid. Matatanda ang batay sa salaysay mismo ng pinsang si Jubilin na si Leobert Dasmariñas na itinuturing na suspect o salarin sa pagkawala at pagkamatay ni Jubilin. Kinahasa at pinatay ang biktima sa pamagitan ng pagsakal. Ayan no mga kaibigan, ito yung nakakatawa dito mga kaibigan. No? Iwan ko lang kung sa iba kung maniniwala din dito. No? Ito lang din yung paniniwala ko. No? Sa ganun kalaking babae ni Jubilin Galgino, no? 5'7", tapos criminology student niya, criminology. Siguro naturuan na ito ng mga self-defense, kung ano-anong... kasi may ano yan eh, yung criminology, may ano yan sila eh, may martial arts yan sila, kung di lang ako nagkakamali, mayroon yan kasi di naman tayo pumasok dyan, no? Iba naman yung natapos natin. Siguro mga kaibigan, no? Sa 5'7 nga ang taas, tapos ito si Jupiter, nakikita natin na halos magkasing laki lang to sila ni Sir Tommy Abilia, no? Tapos sinakal daw. Wala man lang itong mga sugat si Leobert Dasmariñas, yung sugat niya dito sa may tuhod nung pinakita. Kadalasan kasi mga kaibigan, no, sa mga babae diyan, no, mahahaba talaga ang mga kuko niyan. Kami lang mga lalaki yung talagang maiksi yung kuko dahil sa trabaho namin, ano. Kadalasan sa mga babae talaga mahaba ang kuko. Imposible naman pag sinakal mo yung isang tao, kahit siguro maliit, no, na ano, talaga yan, magkakaroon talaga ng kalmot or makagat man ito, yung gumagawa nga. Hindi kakayanin, sa tingin ko lang, ha, sa tingin ko lang ito. Iba naman yung pananaw natin at pananaw ninyo. Sa tingin ko lang ito, no, hindi kakayanin ni Leobert na patayin na ganun-ganun na lang. Tapos, kung halimbawa sinaksak man, wala namang dugo. Kung pinalo naman, wala namang dugo. Kung sinakal, halimbawa, pag sinakal, ano yung kamay? Walang gamit yung dalawang kamay. O hindi makagat, ipalagay natin na hindi makakagat dahil nasakal.
Pero yung kamay, paano na lang yung kamay? Di malang makapang ngalmot. Yan ang mga kaibigan, pananaw ko lang din ito sa inyo. Iwan ko lang sa inyo kung ano yung pananaw nyo dito. Yan ang mga kaibigan, ipagpatuloy natin ito. Ito yung galing ito kay John Pried, no, ng Super Radio. Ito mga kaibigan, patuloy natin ito. Dito ay dinawit din ni Desmarinas ang isa panilang pinsan na si Jobert Valdestimon na di umunay mastermind sa krimen kung saan ay mariin namang itinanggi ng huli ang paratang sa kanya. Sa ngayon ay hawak na ng piskalya ang kasong rape with homicide na isinampa laban sa mga nabanggit na suspect. Sa ngayon hihintay pa rin natin ang tugo ng NBI Palawan kung kailan ang schedule ng pagpapadala dito pabalik ng mga buto ni Jovelyn Gallino mula sa kamay nila. Ito nga po mga kaibigan ay nanggagaling po itong balita na ito kay John Fried Lamba, no, ng Super Radio DYSP 909 kHz Palawan, mga kaibigan, ano? Hello mga kaibigan, ano? Ayun nga yung galing kay John Fried Lamba. Talagang gusto ng pamilya Gallino na sigurong ipalibing, ano? Ipalibing na yung mga buto. Pero hindi nga nila magawa ito dahil nga sabi ni Sir Tommy Abili, mayroon pa silang gustong gawin, ano, kasi hindi na yung laban para kay Jubilin kundi para kay Hubert Dasmariñas, para malalaman talaga mga kaibigan kung talagang yung buto na yun ay kay Jubilin Gallino, no. Marami na rin akong tatanong, no, mga kaibigan natin, mga kilala, na maniniwala ba sila na 18 days yung bangkay, yung katawan ng tao na mawawala tapos maging ganun na, bungo na. Halos lahat ng mga tinanong ko mga kaibigan, walang maniniwala na ganun kabilis maging kalansay yung isang tao. Walang maniniwala mga kaibigan, marami na rin akong natatanong, no? Mga kakilala natin, minsan may makikita tayong makakausap natin na nating kilala tapos may singit natin yung tanungan natin na naniniwala ba kayo na ito ngang kaso ni Jubilin ay naging ganun na kabilis yung pagkakalansay ng tao. Marami talaga hindi talaga sila naniniwala mga kaibigan. Hindi tayo wala tayong alam dyan, hindi tayo eksperto sa mga ganyan, pero nakikita rin naman natin at alam naman natin kung gaano kabilis magiging kalansay yung tao. Kasi may minsan na rin kasi nakakwento ko na rin dito yung kaibigan, kabrad ko na naisalbits. Pero 5 days lang yun mga kaibigan, no? Nakita doon. Pero walang kabawas-bawas yung balat. Pero sa lugar na yun, napakabaho mga kaibigan. At yung 5 days na yun, yung mga halaman, damo, yung mga damo doon mga kaibigan, talagang nalanta, no? Dahil sa chemical nga, yung liquid na lumalabas sa katawan ng tao. Pero sa pinangyarihan nga ni Jubilin, wala malang daw kahit anong bakas ng mga kaibigan. Kaya yun, mas lalong hindi naniniwala, lalong-lalo na si Idol Big Was Tommy Abili. Yan ang hanggang dito na lang mga kaibigan, at maraming salamat sa inyong panonood. Shout out sa inyong lahat. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.